What's up mga kabahay? So nandito tayo ngayon sa Magalang, no? Guanson Magalang yata yung pangalan ng lugar, no? Magalang, Pampanga. At nakikita niyo itong bahay na to, itong bungalow, no? Ayan, no? Ganda. Ganda nito pagka kung tayo magpipinish nito hanggang matapos. Ganda yung kalalabasan nito. Simple lang siya pero ano, no? Modern yung design niya. Kaya pagka nangyayari ito, napakaganda ito. So ang ano nga pala natin dito, magiging trabaho natin is yung plastering, no? Plastering loob at labas. Tsaka yung mga kantuhan. Yan kasama yung mga poste. Yan. Dito na yung mga kasama natin. Sila yung mga tropa natin. Yung gagawa dito, sila ano, no? Yan. Sila Boy. Sila Samboy. Kapibahay natin sila dun sa Daw. Dun kila mama. Yan. Bale, nag-start sila dito sa likod. Kasi hindi pa dumarating yung ano, yung scaffolding na pinaparent natin, baka mamaya darating na, nakahanap na daw sila, no? Doon kasi sa likod, medyo mababa pa, abot pa nila. Ayan, meron tayong na, yung tungtungan na dinat nandito. So, abot yun doon. Tapos, may natira pa dito na dalawat kalahating semento. Ayan. Pwede pa yan, hindi pa kasi dumarating din yung delivery. Pero ngayong araw daw darating. So, ito yung ito siguro yung master's bedroom, mga kabahay, no? Taas, oh. High ceiling siguro. Pwede high ceiling dito. Taas yung bubong niya, kahit bungalow lang. Ito siguro yung master's kasi meron siyang sariling CR. Tapos yung common CR niya nandito. Ayan. Ito siguro, ito yung magiging living kasi yung main door niya yon. At siguro mga awning window yun, no? Awning. Tapos mag ito sliding daw to, eh. Sliding door. Ayan. Tapos dito siguro itong part na to, ito siguro yung magiging kitchen. Tapos yun nga, may dirty kitchen na doon sa likod, no? Tapos itong left and right, ito yung dalawang room. Yan, siguro room ito ng mga bata. Yan. Yan. So, ang size nito is nasa 8-8 yata, no? Parang pagkakatanda ko, sabi is 88 square meters itong buong kabahayan. So, okay na rin, no? Malaki-laki na rin to sa isang pamilya. Hindi tayo makadaan dyan. Ikot tayo, mga kabahay, para mapakita ko sa inyo pa ikot. Bubuo na yata. Yan. Binibistay nga pala nila yung semento kasi tira lang nila yun ng mga dating gumawa. Bubuo na siya, no? So, binibistay nila para mapino. Punta tayo dito sa likod. Dito sila mag-i-start na mag-plastering. Yan, itong part na to. Dito muna kami mag-i-start kasi wala pa yung scaffolding. So, gagamitin muna namin yung tungtungan na yon para maabot ito. Pero mamaya, baka dumating na yung scaffolding natin. Doon naman sa DEAC project, nakabili na tayo ng kila Ma'am May. Nakabili na ako ng continuous handle, no? Para doon sa ating mga drawer and door nung ating cabinet sa cafe. Tapos si Kenneth nagsisiling na siya. O sigurado pag balik natin mamaya doon, tapos na yung ceiling ng CR kasi maliit lang naman yun, no? Tapos yung last na cabinet reworks doon sa kila Ma'am May, yun na lang sa kennel. Simple lang naman. After nung focus na tayo sa phase 4 kay Ma'am Beng, no? Magpo-focus na tayo doon, gagawin na natin yung mga understair storage, yung solid wood slab nung yung mahogany natin doon sa hagdan. Hoy, baba mo 'yan, koy. And then painting works na lang tayo noon sa kila Ma'am Beng. Tatapusin na natin 'yon. So, pabalik na ako doon mga kabahay after ko dito. Pakita ko sa inyo yung progress ng trabaho doon sa DECA. Yeah, so dito naman sa phase 4, ay nagmamasilya si Proy sa loob ng cabinet, no. Sabay na rin mamasilyan yung kahoy, yung plyboard ayon. Binabatakan ng buo. Para ma-painting na, no? Tapos yung handle nito, baka gumamit din yata kami ng continuous handle dito, mga kabahay, no? Kamukha nung kila Ma'am May, nakabili na nga pala tayo ng continuous handle dun sa gagamitin natin para dun sa cafe cabinet sa ibaba, no? Tapos dito matatapos na yung ceiling na ginagawa ni Kenneth, ayan. Hi, guys. Welcome to my welcome. Guys. Hi, vlog. Welcome to my guys. Yun. Matatapos na itong mga kabahay, siroko na lang doon sa gilid. So, bukas,
Ready na to ilalagay. Papalagay na natin yung ano, papainstall na natin sa lamin. Kila Jeff yung ating shower enclosure dito, papainstall na natin. Para matapos na tong ano natin, no, bathroom. Pero bago ko install yung mga fixtures tulad ng toilet, magagano muna tayo. Gagawa muna tayo ng stucco finish. May stucco finish din to, no? Ito parang stucco finish yung gusto dito ni Ma'am Beng sa wall. Tsaka dyan. Sa, ano, sa CR, no? Kasi ito, pinato na natin yung ating mga step. Yan, baligan nyo yan, lilitaw na mga kabahay. So, punto tayo dun sa, ano, ito nga pala yung shower enclosure na ilalagay ito. White, tsaka clear lang yung glass. Tapos ito, reflective to. Reflective yung kanyang salamin. Para to dun sa taas, yung bintana sa taas, no? Ito yung frame niya. So, punto tayo dun sa, ano mga kabahay, sa face 12. Pakita ko sa inyo yung continuous handle at saka tapusin na natin yan kasi pinto na lang naman at saka face frame. Yung face frame nakat na natin eh. So, ano ngayon? Alas 2 na, no? Pero kaya natin tapusin yun mamaya. Sandali na lang yan. Yan. So, bali dito naman sa face 12 mga kabahay. Ito na yung ating ano, no? Yung itsura ng ating coffee cabinet. So, almost done na siya. Kompleto na yung ating mga drawer. Face frame na lang at yung face frame natin tapos na rin, nakatabas na. Naka-minus na rin yung gagamitin natin aluminum profile ng yung continuous handle, no, which is ito nga. Binili natin ito sa BDL. Yun. Yung BDL, yung furniture shop supply, wala kasi sa Wilcon. Nagtingin sila, ma'am. Buti na lang kompleto dun sa BDL, sa furniture supply sa Balibago. Dito sa may tabi ng Janice, no, yung binibila natin ng mga gamit doon. Ito nga, tatapusin na natin kung... Mapapansin nyo, nalagyan ko na ng hamba doon sa gitna. Ang magiging orientation ng pinto nyo is pa ganito, pabukas dito, at minsan naman pabukas naman dito. Pero dati, ang maging una kong plano, pa-L, nakapix na pa-L yung pinto nyan, bubuksan mo siyang ganon, sasama yung L na yon. So, papakita ko sa inyo. Yun, so, bali ganun siya, no, mga kabahay. Pero ang maging disadvantage lang nun, yung sa may pa-L, pag nilabas mo rito, hindi mo maipasok yung, kasi nga, yung pinto na andito, naka-L dito, hindi mo maidikit yung katawan mo dito, hanggang dito ka lang, hindi mo maabot yun doon sa malalim. Kaya, naisip ko na kung dito lang yung pinto niya, at pagbukas nito, talaga may lalapit mo yung katawan mo, at maabot mo yung doon sa pinakadulo. So, ganun lang naging plano natin dyan. At tatapusin na natin to dahil nandito na nga yung continuous handle natin. Ito lang naman yung inihintay natin para matapos. Tapos dito natapos na rin ang kasama natin si Jason, yung aqua glosset. Ayan na siya. So yun yung aqua glosset, no, mga kabahay. Water-based quick drying enamel na yun nga, glossy. Yan, tapos itong dating kahoy is white na rin, kamukha ng pinto. Naka semi-gloss na siya. Tapos, ito hindi pa nga nagagamit, sira na yung mga ano niya. Hindi pa nagagamit, no? Sira na yung mga bisagra niya. Kaya bumili ako. May inang klase mga ginamit dito mga kabahay. Pakita ko sa inyo yung ano, spice rack natin. Una muna to. Yun, no? So, ito yung cutlery, no? Tapos yung mga sandok, dito na lang siya. Hindi pa pala yun na pagpinturahan sa loob. So, ito tapos na to. Ito naman, spice rack. 2-layer. Tapos yung 2-layer natin na spice rack na naman dito. And then, ito ilalagyan na ng mga pan. Hindi ko mabuksan, sira kasi ito eh. Bali, yan na lang, ganyan na lang. Yan. So, ilalagyan na ng mga kaserola. Kawali. Mga ganon. Ayusin natin mamaya yan, sira yung misagra, papalta natin ng bago. Tapos yung cladding sa labas, tapos na rin. Tapos na ni Kenneth. Tingnan niyo mga kabahay, kompleto na, oh. Ganda, oh. Yes, ang ganda. Oh, alright. Dito man yung discarte rito, hindi ko na ipaliwanag kung paano discarte namin dito kasi nga hollow siya. Butas siya sa gitna. Butas siya sa loob, no? Para masara yan, magtatapal tayo syempre dito ng plywood at pipinturahan na lang. Siguro kakulay nito. Kasi aluminum naman dito, yung para doon sa sliding, eh. Para hindi lang makita yung mga butas na yon. Ang ganda ng mga kabahay na sundan ng, ano, yung perspective natin na sinusundan. Tapos nandito na rin yung ating mga pendant light, no? So, yun mga kabahay, pagpatuloy na natin yung paggawa natin dito.
Yun, no? Natapos din ang ating bar cafe, mga kabahay. Kita niyo yung continuous sandal na rin. Ang ganda. Yes. Stig. Alright. Tapos din. Check this out. Uy, may laman na agad, oh. Vitamilk. Baka naman. Vitamilk. Yun, Yamaha. Baka naman. Walang laman. Hindi tayo. Yan. Okay. Then, dito. Ito yung ibig sabihin, mga kabahay, oh. Talagang makakapes ako rito kung may abutin ka. So, hindi tayo nagkamali ng decision natin dyan. Sa ating ano. Ganun din dito, oh. Diba? Sara natin yan. So, close yung mga pinto natin, no? At ikaw. Yan. Alright. Ayos. Okay. Yun. Ayos. Pakita natin na bukas. Yun na pong intindihin yung mga laman. Ano lang yan? Traps. Yan. Okay, oh. Dami ng malalaman nito. So, lalagyan nito ng mga ano, no? Mga gagamitin nila sa cafe. So, dami ng storage niya, mga kabahay, oh. Isa na lang ang kulang dito. Ay, hindi. Dalawa pa pala. Sa trabaho natin, yung naiiwan na lang dito, yung duko. Iduduko white natin yan, no? Duko finish na white. Then, abangan nyo yung quartz. Countertop nito is quartz. Ipapatong lang dyan yung quartz. Papatong yan. Maganda kung masunod yung sa perspective kasama yung sidings, no? Quartz hanggang side ng ganon. Hanggang dito. Punta tayo rito. Pasensyaan nyo na yung kalat. Yan, no? Alright. O-order tayo ng ano, ganito. Order daw sila, ma'am. Sabi nila hindi na palalagyan, pero palalagyan na daw. Para masunod yung sa perspective. Ang ganda niya, no? Yun, lalagyan pa natin ng cladding doon. At pag na-fully finish to, napaganda nito, mga kabahay. So, subaybayan nyo yan. At subaybayan nyo rin bukas yung pagpapatuloy natin sa Magalang project. At next week, start natin yung isa pang project natin dito sa DECA. Sa phase, dito din, sa phase 12. Cafe din siya, mga kabahay, no? Yung doon kila attorney. So, dito natin tatapusin yung vlog natin, mga kabahay. At, o nga pala, yung tutorial ko na video na una ko nang in-upload yon kung paano mag install ng continuous handle, no, yon. So sa mga hindi nakakapanood, kung napanood yung tong vlog na to, hindi nyo pa napapanood yon at gusto nyo matutunan kung paano ini-install itong ganitong klase ng handle, continuous handle, panoorin nyo yung vlog ko na yon na tutorial about doon, mga kabahay. So hanggang sa muli, salamat sa panonood.